Nothing happens without faith. Faith is almost equal to confidence. When you have faith, you are confident. So our faith in God should translate into confidence in God. Sa atin pong pag-aaral ngayon, tutunghayan natin na isang napakahalagang prayer na dapat ay bahagi ng ating pang-araw-araw na panalangin, and this is the prayer of confidence. Prayer of confidence. Prayer as expression of confidence in God. Heavenly Father, we thank you. Salamat po sapagkat napakabuti niyo sa amin. Salamat sa kalusugan na aming tinatamasa. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan na sa inyo lang nagmumula. Salamat po sa lahat ng mga nagmamahal, tumutulong, tumatangkilik sa amin, na tanging kayo lang naman ang pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay. As we continue to ponder your words, as we continue, Father, to look into this very powerful ministry of prayer, we ask that you may empower us to see you, to hear you, and to understand you. Mangusap kayong may kapangyarihan, Panginoon. Kayo po ang siyang makapangyari sa amin. And we pray, Father, that you may comfort our hearts, strengthen our bodies, and sharpen our minds so we may understand you perfectly, completely, powerfully. And that this understanding may translate into obedience and therefore blessedness. Speak to us, Father. We want you to be our speaker. Lead us unto greater godliness. In Jesus' name we pray. Prayer of confidence. Marami mga prayer. May prayer of request. Merong prayer of minsan reklamo. Nagre-reklamo ka sa Diyos. Gusto ba niya yun o hindi? Pero definitely, there's one prayer that God loves, and this is the prayer of confidence. It's important to verbalize and to show our confidence in God in prayer. And we're going to look at that. Confidence in God in prayer. Na sa pamamagitan ng mga panalangin ay nakikita natin yung confidence natin sa Panginoon. At ano yun? Confidence in God as shepherd. Dahil ang Panginoon ay pastol, isang nag-aalaga na mistula tayong mga tupa. Basahin po natin ang isa sa mga pinaka-popular chapters of the whole Bible. And these are parts of Psalm 23. Psalm 23 verses 1 up to 14. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Isa pong napakagandang chapter na dapat memorize natin na buong-buo, no matter what version of the Bible you prefer. So let's take a look at the Lord as shepherd, that we can pray in confidence in the Lord who is our shepherd. Ang sabi dito ng prayer. Remember, this prayer is addressed to God. You let me rest in fields of green grass. Sabi sa NIV, you lead me beside still waters. You lead me in paths of righteousness. You know, you allow me to rest in fields of green grass. At kung tayo po itupa, ano bang ibig sabihin ng green grass? Food. Pagkain. Napakahalaga. Shelter din. Sapagkat yung mga tupa, kung wala naman kadamo-damo sa paligid, kitang-kita naman sila ng mga hunters, kitang-kita naman sila ng mga mababangis na hayop. So yung may mga damo-damong tumutubo, para rin yung shelter. So if the Lord, as shepherd, lead the sheep who is us to green grass, parang merong food, merong shelter from the elements. It also comforts you from the very hot sun. It also shelters you from predators. And it is refreshing to the eyes. It is refreshing to the senses. Kaya sabi, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Diba? Dinadala niya ako sa mga damuhan na mga berde, mga luntiang damuhan. At ano pa daw ang ginagawa ng shepherd na ito? You lead me to streams of peaceful water. You lead me beside quiet waters. And if we are sheep in a desert, what is a stream? What is water? But drink. Nourishment. Stream also, hindi lang basin of water ang pinag-uusapan, kundi stream. Sa desert po kasi, lalo yung bato sa desert, batuhan, hindi naman laging buhangin yan eh, maradalas bato. Na this is very porous. Pagka umulan, merong mga parang mga portions na naiipon doon yung tubig dahil mistulang mga palanggana, mga maliliit na pool. Pero pagkatapos mong inumin yun, wala na. Kasi hindi naman siya dumadaloy, wala siyang pinagagalingan, nandun lang, mag-aantay ka na lang uli ng ulan. Well, it helps
It doesn't help very, very dramatically and very, very convincingly. Kaya mahalaga yung stream. Talagang dumadaloy mula sa isang bukal, hindi yun nauubos. At sabi, you lead me to streams of peaceful water. And remember, the water is peaceful, not raging. Hindi yung magulong tubig, hindi yung bumubula-bula, hindi yung rumaragasa, hindi yung umaagos. Kasi po ang mga tupa, takot sa tubig na gumagalaw. Kaya hindi mo pwedeng patawirin ang tupa ng mga ilog kahit gaano kababaw kung may agos. Kailangan hahanap ka ng lugar na parang salamin yung tubig, walang kaagos-agos, at doon lang pwedeng tumawid ang tupa. O kaya doon lang pwedeng uminom. Hindi siya pwedeng uminom na siya ay dudukwang sa tubig na umaagos. Ayaw niya noon, natatakot siya. Kaya pag sinabing, you lead me beside quiet waters, ang lalim. You don't just give me water, but you lead me beside quiet water where I can drink in peace, in confidence. Hindi ako natatakot, hindi ako nangangamba. So yung blessing ni Lord, kumpleto. Hindi lang basta nagkatubig, ang ganda-ganda pa nung pinagdadalan sa tupa, yung hindi nakakatakot, yung parang hindi mapanganib. Ano pa? Ang confidence natin sa Lord as shepherd, you lead me along the right path. Dinadala ako sa mga tamang landas. Aba, may mga landas na deadly. May mga landas tulad sa tupa na patungo sa matadero. May landas na patungo sa palengke, ibinibenta ka na pala. May landas naman na patungo sa dead end. May landas patungo sa matarik na bangin. May patungo sa mga maling pupuntahan. Sabi niya, you lead me in paths of righteousness. In the right path. Hindi landas na patungo sa, yun pala ay meron diyang lungga ng mga ulupong. That you are being brought into a snake pit. Kasi maraming ganun na leaders. Susunod-sunod ka, dinala ka pala sa kapahamakan. Religious leaders, susunod-sunod ka, dinala ka pala sa impyerno. Kasi mali pala yung turo. Kasi sabi, you as shepherd, you lead me in paths of righteousness. Ano pa? You make me feel safe with your shepherd's rod. Sabi, thy rod and thy staff, they comfort me. Ano kayong ibig sabihin ng they comfort me? Pag nakikita ko yung rod, yung pamalo, yung hawak na yan ng shepherd, I feel good because I know that it will be used against predators, against false shepherds who might want to take me, and against my own mistakes. Kaya po nakikita natin yung tupa na yung kanyang hawak na kahoy ay mayroong liko sa dulo. Di po ba? Yan yung depiction ng mga tupa, ng mga pastol. Kasi pag yung tupa lumiliko, kakalawitin niya yung leeg para ibalik siya sa tamang landas. Ang mga tupa kasi, medyo parang questionable ang IQ. Lagi silang nawawala. Hindi nila natatandaan ang daan pabalik, pauwi. Laging kung saan mapanganib, doon napupunta. Kaya yung mga shepherd, kinukuha-kuha sila sa mga gilid-gilid ng bangin dahil nahuhulog doon. Ganun yung mga tupa. Para bang, tingnan yung katabi nyo. Parang tayo. Parang tayo. Kung saan yung mali, doon napapapunta. Lagi na lang hindi makabalik-balik sa tama. Lagi na lang yung mga mapanganib doon gustong dumaan. Lagi na lang napapahamak. Lagi lang, Lord help me, Lord rescue me. Patulong ng patulong. Kaya nga ang ginawa na poetic device to symbolize the ministry of Jesus in our lives is that He is shepherd. And we are sheep. Kung alam lang natin ang kahulugan ng sheep, hindi kayo laging matutuwa na sheep. At kung may katangian man ang sheep, pinapatay na ito, tahimik pa. Kaya si Lord din sabi, para siyang lamb na dinala, the lamb of God, inialay. Hindi katulad ng baboy, di ba? Nakakasense pa lang siya. Nagagawin niyo siyang lechon. Umaga pa lang, nag-aatungal na. Nakakarinig kayo nito. Yung pagka ang baboy ay kakatay, ang ingay-ingay, skandalosa. Ganon din ang mga kambing. Pero ang tupa, tahimik na tahimik. Ganon naman si Lord nung siya ay ipinapako sa krus. Walang ka alma-alma, kalmado-kalmado, parang tupa. Kaya po maganda, yung mga naiintindihan din natin yung cultural value ng mga example sa Bible eh. Kasi hindi yan inilagay dyan para lang may ilagay. Lagi siyang may poetic devices that we must understand. So, sabi niya, your rod and your staff, they comfort me. Whenever I see your rod, I know you will use it against my enemies and you can also use it to correct me. Uncomfortable na hinihila ka nung kalawit noong shepherd, pero lalo namang uncomfortable na mahulog ka sa bangin.
Kaya kung tayo man kinakalawit ng Diyos, ibinabalik sa tama, nasahirapan, nasasaktan, pasalamat pa rin tayo dahil hindi tayo pinabayaan. Dahil mas grabe naman kung pinabayaan na lang tayo na sundin ang ating mga kagustuhan. At anong sabi? Why am I confident in you as shepherd? Because you are with me. You are with me. Sabi pa dyan, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Kahit na pa nga ako maglakad dun sa mga madidilim na mga libis. Once more, we should understand the culture of Israel. Takot sila sa dilim. Ayaw nila ng madilim. Kaya sa kanila, kahit buong gabi, mayroong ilawan na umiilaw-ilaw buong gabi. Kaya sabi eh, give me oil in my lamp, keep it burning. Kasi pag nawala yung oil ko, dindilim, para naman ako napangaan, lagay sa panganib. Gusto nila laging may ilaw. Kaya ano sinasabi yan daw, babaeng mahusay? Sa Proverbs 31, her lamp does not go out at night. Hindi siya nauubusan ng langit. Lagi siyang may apoy. Sapagkat ina-equate nga nila yung dilim sa paglayo sa Diyos o paglayo ng Diyos. Kaya laging, you will be thrown out in darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. So you should understand that whenever darkness or light is used, it has very deep implications on the fears and on the sense of security of the Israelites. Sabi niya, you are with me. Kahit dumadaan ako sa mga libis. Kaya ang mga Israelites, ayaw nilang dumadaan sa mga libis. Yung mga may dalawang bundok sa gitna nun, madilim usually, dahil kung ang araw nandito o nandun natatakpan, ayaw nila nun. Ayaw nila naglalakad sa mga valleys. Kaya sabi, though I walk through the valley of the shadow of death, you are with me. So the Lord, a shepherd, is with us anywhere and everywhere. And the result of all this is that, therefore, I will never be in need. Yeah. Pero inilagay sa first line yon, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Nalagay yung conclusion dun sa una. Tapos in-emphasize isa-isa kung bakit I shall not be in want. At ngayon, kung inductive ang gagawin natin, inuna natin yung mga premises, therefore, I will never be in need. That is the Lord as shepherd. What about the Lord as host? Yung shepherd, yung naglalaboy-laboy, lalakad-lakad sa wilderness, yung host naman, nasa isang lugar, nasa isang bahay, payapa, secure. What about our prayer of confidence in the Lord as host? In the town or in the city? Psalm 23, 5-6. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So ano na naman ang sinabi dito? As host, the Lord, itong sinasabi niya nung umawit, you treat me to a feast while my enemies watch. Sabi, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Yung parang ayan lahat ng enemies mo sa paligid, tapos ikaw naman dito merong table, kumakain ka, ang ganda-ganda ng setting, and the Lord is your host, making you eat. So what does it mean? Food and abundance, despite the presence of all dangers and opposition. And of course, this is a declaration of protection. Hindi ako magsasawang ipaliwanag na sa kultura ng mga taga-desyerto, ng mga Bedouins, ng mga desert dwellers, kasama ng mga Israelites, pag ang isang may tent, eh kayo'y pinakain doon sa kanyang tent, at usually hindi sa loob, sa labas, meron lang parang habong o tolda doon sa may front, doon kayo nakaupo sa carpet, merong dulang na mababa, kumakain kayo, merong shade, pero kita kayo ng lahat dahil wala namang wall yon. Ang sinasabi nung nagpapakain, ito, pinapakain ko sa aking dulang, pinapakain ko sa aking hapag, walang pwedeng gumalaw sa kanya nang hindi mo nadadaan sa ibabaw ng aking malamig na bangkay. That is what it means to eat together in the culture of Israel. Kaya yun din yung very concept ng Lord's Supper. That when the Lord set a table, pinakain niya yung mga disciples niya sa tinatawag nating Lord's Supper. Ibig sabihin, oras na kumain kayo dito sa mesang ito, I will offer my life for you. I will die for you. I will give you my best. Kaya hindi kataka-taka si Judas, hindi tinapos yung kainan eh, umalis agad. Parang meron na naman yatang kahulugan yung pag-abstain niya doon sa Lord's Supper. Kaya ang atin ding Lord's Supper, gagawin na natin quarterly para totoong supper,
Sumahanap tayo ng magandang lugar para dyan. Hindi lang yung nagmamadali tayo dito tuwing first Sunday. Kapraso nito, kapraso nun. Totoong supper. But, inaanyayahan natin ang lahat ng members ng church na ito, lahat ng mga dumadalo dito, lahat ng mga anak ni Lord. Pero, dadalo lang kayo kung ang ibig yung sabihin, I count myself as member of this family, as member of this church, as a member of the Lord's body, and I'm willing, ready, and able to give my best, sacrifice if needed, for the sake of this body, for the sake of this congregation. Kasi yun talaga ang tunay na kahulugan ng pakikisama sa pagkain na yan. Kaya pag sinabing, you prepare a table before me in the presence of my enemy. Anong ibig sabihin? Kahit nandiyan si Satanas, kahit nandiyan yung mga kalaban natin, ano pa mga enemies natin? Gutom, di ba? Hunger, diseases, illnesses, everything that scares us. These are our enemies. Sabi niya, you prepare a table before me in the presence of all these enemies. So ano yung confidence na yon? No one can touch me. No one can harm me because the Lord is my host. And that is what Psalm 23 is saying. That as a host, O God, you treat me to a feast while my enemies watch. Pwedeng-pwedeng mangyari yun. Sabihin nyo, naku, tag-gutom na ngayon, tag-hirap, paano tayo? Ang Diyos ay nasa langit. God is in His holy temple. Kilala niya, alam niya kung sino ang kanyang mga anak. Sa desyerto nga, humigit kumulang 2 milyong mga tao. Pinakain ni Lord araw-araw for 40 years. Hindi sila nagtanim, hindi sila nag-agriculture, hindi nag-aquaculture, pero umuulan yung pagkain from heaven, mana from heaven. At ang mga mareklamo ng mga tao, ito sabi ito, nakakabor na, boring na boring na ito kinakain namin. Anong ginawa ni Lord? Bumugaw ng mga ibon sa kanilang dako at sila na may nag-barbecue para naman maiba-iba ang kanilang kinakain. Habang nagkakaroon ng mga dilubyo sa buong Ehipto nung panahon ni Moses, the whole of Egypt was thrown and plunged into darkness. Goshen, the area where the people of God lived, was basking in light coming from the sky. Kaya ni Lord to isolate people and separate them from calamity kung gugustuhin niya. Tulad ni Gideon, binigyan ni Lord ng misyon at sabi niya, Lord, kung totoo pong ito ay gusto kong malaman na kayo nga ang nagpapadala sa akin sa misyon, narito itong balabal na ito, narito itong wool na ito, ilalatag ko dito sa hamugan ngayong gabi. Kung talagang gusto nyo kung pumunta sa pinapapunta nyo sa akin, bayaan nyo na mabasa ng hamog itong wool at yung buong paligid ay tuyo pag nakita ko sa umaga. At nakita nga niya, yun lang ang basa, tuyong-tuyo ang paligid ng pinilipitan niya, isang mangkok na liquid ang nakuha. Sa inyo, Lord, huwag naman kayong magagalit, baliktarin lang natin para sure. Ngayong gabi naman, ilalatag ko uli, basain niyo lahat ang paligid at ito naman ang tuyo. At nangyari, kaya siya naman ay sumunod sa inuutos ng Diyos. Anong point natin? Baka naman maglatag na kayo ng maglatag ng kung ano-anong bimpon dyan na samantalang itatanong nyo lang, papasok ba ako sa opisina o hindi, Lord, pagkabasa, hindi. Hindi naman ganyan natin i-abuse yung mga ganyan. Pero ang point is, kung kaya niyang basain yun lang at tuyo yung paligid, o kaya ituyo ang basa ang paligid at tuyo yun lang, hindi ba niya tayo kayang i-bless kahit ang paligid ay hindi nabibless? Kaya yun ang Diyos. Kaya dapat meron tayong confidence. Hindi tayo laging natatakot, ayan, ang bababa na ng rate ng peso, ang ganito, ang ganyan. Let's do our best, let's contribute to the economy of our country. Masigit tayong masipag, magit tayong matipid, at huwag tayong magkasaya, at ipaubaya natin sa Diyos ang lahat, sapagkat siya marunong mag-alaga ng kanyang mga anak. Sabi niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Yung kainan na yan, kaya masyadong masalimuot, maging sa Revelations chapter 3, verse 20. Sabi niya, here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Kumakantok ako sa pinto, sino man ang magbukas, papasok ako at makikidulog at kakain kasabay niya. Hindi na naman isang kainan lang at merienda ang pinag-uusapan dito. Sinasabi ni Lord, pag ako'y nakidulog sa inyo, para ko na rin sinabi, I will give you my life. No one can touch you. You will be the apple of my eye. Whoever touches you, touches me first. That's why we can make prayers of confidence in spite of the things that happen around us. Ano pa? Sinasabi niya, as a host, O God, you honor me as a guest. You don't just make me a guest. You honor me. Sabi, you anoint my head with oil. Ano bang kahulugan nun?
Kasi sa atin, nilagyan ka ng oil sa ulo, di na lumagkit ka pa. Parang ayaw mo yata nun. Pero sa kanila, natuyong-tuyo ang weather, ang disyerto ay kay init-init. At pag nag-travel ka sa labas, ay halos magkapitak-pitak yung anit sa init ng araw. Pagpasok mo sa isang bahay, if you're an honored guest, i-anoint ka ng oil. At hindi coconut oil na malagkit, kundi olive oil. Siyempre, ng oil sa kanila, na hindi naman masyadong mahirap na para sa iyong katawan na dalhin kasi malagkit, kundi nako-comfort ka pa nga nun. Kaya sabi, you honor me as guest. Ano pa ba naman ang aking hahanapin? In fact, sabi ni Lord sa John 14, 2 to 3. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me so that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Kaya ang trato sa atin ni Lord, bisita. Bisitang pangdangal. Ang galing niyang host. Sabi niya, I'm going to die for you. Ipinakita niya sa mga disciples, sinugasan pa niya ang paa ng bawat isa. Kasi nung araw, pag pumapasok ka sa bahay ng may bahay, kung ikaw ay ipinagpipitaga ang bisita, iaanoyin ka ng ang head mo ng oil, lalagyan, at may maghuhugas ng iyong paa. But hosts do not wash their guests' feet. Their slaves do it. Pero si Lord, siya mismo ang naghugas ng paa. Pinapakita niya talaga, wala na akong hindi ibibigay sa inyo. Ang lahat-lahat, ibibigay ko na sa inyo. Pati yung karangalan, sukdulang at my expense. Kaya nga, kinuha ni Lord lahat ng kasalanan natin, di ba? Para tayo maging sinless. Kinuha niya yung sin, inilagay niya sa katawan niya. Tapos dahil doon namatay siya, binayaran niya. Kaya bayad ang kasalanan na nagpapaligtas kay Jesus. At kung wala si Jesus, walang salvation. Kasi sino nagbayad ng kasalanan mo? Di wala. Kaya ikaw ang sisingilin pagkatapos. Kaya mahalaga yung merong Savior. Kaya ang sabi, talagang pwede akong magkaroon ng confidence dito sa aking shepherd kung nasa kagubatan at nasa ilang at kung nasa loob naman ng mga bayan at bahay at my host. The Lord is everything to us. At sabi, you fill my cup until it overflows. You fill my cup until it overflows. Hindi lang ako basta nilagyan, umapaw pa, nagkaapaw-apaw na yung lagay. At inuulit yan, sinasabi sa mga marunong daw umunawa sa kautusan, sa marunong magbigay sa Diyos, at marunong na i-honor ang Diyos to their givings. Anong sabi sa Luke 3? Luke chapter 6 rather, verse 38. Napakalinaw ng sinasabi, a good measure will be given to you, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. Ito yung tinatawag nating siksik, liglig, at umaapaw. Ang ibibigay daw sa iyo, tamang sukat, hindi daya. Tapos press down, siniksik pa. Kasi alam niyo nung araw, pag bumibili kayo ng grain, yan ay sinusukat sa parang mga salop. Bumibili kayo ng bigas, trigo, whatever, palay, sinusukat. At yung mga nagtitinda, ang gagaling ng pulso. Pag dumakot yan, nung pangdakot nila nung halimbawa bigas at inilagay sa salop mo, talagang hiwa-hiwala yung grain pagdating niyan, ang bilis-bilis na isasalin yan sa supot, kasi pag tinagalan nyo kahit konti, bumababa. Kasi may mga hangin-hangin yan sa pagitan. Konting tagal lang, kung puno dito yung halimbawa yung salop, mamaya bababa na yan ang konti. E di dapat lagyan na naman nila para mapuno. Kaya yung madadaya, ang bilis maglagay at ang bilis maglipat sa supot. Tapos ibibigay na sa'yo. Pero hindi daw ganun magbigay ang Diyos. Anong ginagawa? Good measure, tama ang sukat. Hindi yung salop sa labas, tapos sa loob pala, ang kapal-kapal ng kahoy. Parang nakakabili ba kayo ng kung ano-ano mga produkto, ang laki-laki ng lalagyan, ang taba pala ng ilalim, konti lang pala yung laman. Para ba mga lansones sa Laguna, puro pala dahon ng saging yung ilalim, yung ibabaw lang yung lansones. Ganon. Pero sabi, a good measure, pressed down, at shaken together. Niliglig-liglig-liglig pag ganon, para yung mga grain bumaba talaga, at nang mapuno pa uli, at umapaw. Ganon daw magbigay ang Diyos. Walang kadaya-daya, walang kakulang-kulang, sobra-sobra pa. So ang resulta, you fill my cup until it overflows. Parang Filipino hospitality. Busog na busog ka na, konti na lang ang kailangan mo, hahainan ka pa ng isang na namang bandehado. Yung sobra-sobra. Kung minsan, hihingi ka, bigyan nga ako ng patis, bigyan ako ng suka, isang drum ang ilalagay sa'yo. Paano gusto mong isipin, hindi mo marunong sumukat ito? Wala ba siyang common sense? Wasteful ba siya? Pero pag tingnan niyo yung kalooban, kasi gusto mag-please. Ayaw niyang isipin na minimenos yun siya, kinukontihan niyo yung bigay, kaya ang dami-dami. Something
sometimes that the middle class cannot understand from the other, let's say the working class. But ang dami nila maglagay? Kasi nga, they want to please. But of course, kung wasteful na yon sa ating buhay, hindi naman siya tama. But that's how the Lord gives. The Lord gives until it overflows. Kaya naman ang sabi, you fill my daily life with kindness and love. You fill my daily life with kindness and love. That's what the Lord does as Savior, as Shepherd, as Host. And you will be my shelter forever. Sabi, I will dwell in the house of the Lord forever. Translate to, you will be my shelter forever. You will be my rock. You will be my fortress. You will be my house. You will be my wall. Therefore, I am safe. So ano naman yung result? I will never be in need. Yun na naman ang result. Ano yung mga na-fill dito ni Lord ng mga need? Yung basic, food, shelter, protection. Ano pa? Yung mga secondary levels of need, abundance, acceptance, love, and the higher levels, security, comfort, honor. You honor me as a guest. Nakita na natin kung paano tayo pwede mag-pray ng prayer of confidence kay Lord as shepherd, as host. Paano naman si Lord as prophet and savior? Well, he does as he says. Luke 2:29-32. Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all people, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel. This is Simeon praying. Sapagkat sa Simeon, pinangakuan siya ng Holy Spirit na hindi siya mamamatay, na hindi niya makikita yung Savior. Kaya nung makita niya si Jesus, dinala sa temple, ito yung prayer niya. Lord, pwede niyo na po akong kunin. Tinupad niyo talaga ang inyong sinabi. Talagang tinutupad niyo ang inyong sinasabi. So as prophet, as God, we can be confident in Him because He is the one who hears our prayers. God as one who hears our prayers. Matthew 6:9-10. This then is how you should pray. Our Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done as it is in heaven. Grabbing declaration of confidence ito. When you say you are in heaven, meaning God is powerful. God is powerful. Isa siyang figure of speech. Hindi sinasabi nga sa heaven, ka ang layo mo, hindi mo kami marinig. Hindi yun. You are in heaven, therefore you hold all the buttons ng lahat ng power. Parang hawak niyo ang remote control. Hawak mo yung power. You are in heaven. So, you are powerful and I can be confident in you. And therefore, I can say, your will be done. Yung gusto niyo ang masunod. Meron akong gusto, hinihiling ko, baka pwede. At kung hindi yun labag sa iyong kalooban, pero kung meron kayo ibang iniisip para sa akin, hindi yung iniisip niyo ang mangyari kasi kayo naman ang Diyos, kayo yung makapangyarihan, kayo yung tama. What confidence in prayer? Na kahit ano kasi dihi yung panalangin natin, sinasabi natin, Lord, kayo pa rin ang masunod. Kahit gusto ko ito, kung ayaw nyo, di wag. Pinagpe-pray ko lang naman ito dahil baka naman makalusto. Baka gusto nyo rin, baka pwede. Pero kung hindi, di wag. Yung gusto nyo pa rin ang masunod, hindi ako magtatampo, hindi ako magagalit, kasi your will be done. Napakahalagang attitude sa prayer, yung meron tayong confidence that we trust God more than we trust ourselves, that we trust God's intelligence more than we trust ours. And God always hears. That's what's important. What else? We can trust God as the good Father. We can pray prayers of confidence to God as God who is the good Father. Matthew 7:9-11, the Lord compares himself with human parents. Which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Sabi, o kayo, kayong mga may mga anak na, di ba mahal na mahal yung mga anak nyo? Pag humingi ba yan ng tinapay, binibigyan nyo ng bato? Pagkagat niya, puto lang ngipin niya dahil bato? Ako pa kaya na banal? Ako pa kaya na ama nyo sa langit ang di magbigay ng mabuti sa inyo? Napakalinaw naman siguro. Hindi na tayo dapat magduda. Pag may binibigay ang Diyos, dahil siya ay mabuti. At pag may ipinagkait ang Diyos, dahil pa rin siya ay mabuti. Hindi dahil siya'y maramot, hindi dahil siya'y kuripot, hindi dahil siya'y masama, dahil siya'y mabuti. Kasi kamisan may mga hinihingi tayo
sa tingin natin, tamang-tama sa atin. Pero sa tingin ng Diyos na nakakaalam ng lahat, makasasama. Kaya di niya binibigay. O kaya may ibibigay siya, pero sa kana, 30 years from now, ibibigay. Yung pala pag ibinigay sa iyo ngayon, eh makakasama lang eh. Hindi ka pa handa, hindi ka pa pwede. So later ibibigay. So Lord, kaya ibigay niyo ngayon agad, kaya ibigay niyo sa kana, o hindi niyo ibigay kahit kailan, salamat pa rin, I will still be confident in you, I will still trust you, because you are my loving Father. Ang ganda ng analogy, ang taong makasalanan ay mabuti ring magulang. Di ba? Alam natin yan. Kahit ka pa nga masama eh, napakabuti mo pa rin magulang. Kahit ka pa nga magnanakaw eh, ninanakawan mo nga yung iba para ibigay sa anak mo. Although hindi natin ine-endorse at hindi tama. Pero ganun kabuti ang magulang. Kaya nakikita nyo naman yung mga iba kumisan, mga convicted killers na ang mga anak talaga. Hindi po, napakabuti po ng aking magulang. Sa'yo. Ang nakakafe eh. Eh sa iba, mabuti ba siya? Kaya sinasabi, kayong masasama, marunong din kayong maging mabuting magulang. Ang Diyos pa ba na hindi masama? Ang Diyos pa ba na perfect ang kabutihan? Ang hindi maging mabuting ama? Kaya huwag tayo magduda kahit kailan. Hindi niya tayo pinagdadamutan, hindi niya tayo pinagkakaitan. Pati ang kanyang mga no answers to our request, eh expression ng kanyang kabutihan. Eh sabi niya, we can be confident. So we talk about confidence in God in prayer. What about confidence in God in action? Which is also a challenging field. Confidence of God in prayer and words translates into confident decisions and actions. James 1:6. But when he asks, into mga nagdarasal, he must believe and not doubt. Because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Ang nagdududa, para lamang isang alon sa dagat. Kung saan umihip ang hangin, doon nagpupunta. Kung doon, kung dito, sunod-sunuran, walang nararating, paikot-ikot lang. Ganyan daw ang tao na nagdududa sa Diyos. Mark 5:36. Ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, "Don't be afraid, just believe." Of course, this is about Jairus. Pumunta siya sa Panginoon, naghihingalo ang anak. Sabi ni Lord, "Dali ka, pupuntahan natin." At tapos may mga dumating na messenger, "Huwag na po kayong tumuloy, namatay na ang bata." Sabi ni Lord sa kay Jairus, "Don't be afraid, just believe." And because he believed, the child, though she died, returned to life. What conclusions can we make out of these things? Pray prayers of confidence. Mga kapatid, ilagay natin sa ating repertoire, sa ating programa ng prayer, yung prayer of confidence. Hindi lang prayer of request, hindi lang prayer of reklamo, kundi prayer of confidence. Na sinasabi mo, "Lord, nagtitiwala ako sa inyo dahil 1, 2, 3, 4, 5. Nagagawa ba natin sa ating prayer yan? Na iniisa-isa natin yung dapat natin ipagtiwala. Yung, "You lead me in paths of righteousness for your name's sake. You lead me beside quiet waters. You restore my soul. You are always with me. You prepare a table before me in the presence of my enemies." Na isa-isa na ba natin sa Diyos yung mga kabutihan niya sa atin? Sa ating prayer? O ang iniisa-isa natin lagi, yung wala, yung kulang, yung reklamo. Lagi tuloy tayo ang feeling natin. Feeling of inadequacy. Feeling of loss. Feeling of weakness. Para tayong laging talo, lugi, kawawa. Kasi hindi natin laging sinasariwa sa ating isip yung kabutihan ng Diyos. So we should pray prayers of confidence. Na Lord, napatunayan niyo na ang sarili niyo sa akin noong araw. Hindi ko malaman kung bakit ako pumasa sa board. Alam ko, himala niyo. Diba? Hindi ko malaman kung bakit pinakasalan ako nitong taong ito. Ano bang katangian ko? Himala nyo talaga, Panginoon. Hindi ko malaman kung paano ako nag-survive noon sa barkong lumulubog, sa bahay na nasusunog, sa tatlong asong humahabol sa akin. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas sa kotakot-takot ng panganib na sinuot ko when I was a young person, sa pagtayo-tayo ko at pag-sirko-sirko sa umaandar na motorsiklo. Talagang napatunayan nyo na, Lord, kung sino kayo. Do we pray such prayers? We should. Dahil dapat inaalala, sinasariwa yung pagkilos ng Panginoon sa atin. Kasi kung ano siya noon, ganun siya ngayon, ganun siya bukas. Dapat nating inaalala ang kanyang mga tagumpay sa ating buhay. That we should always declare confidence in God in prayer. That we should change situations through prayers. And if the situations don't change, I assure you,
at least your heart will change when you pray prayers of confidence. So make more of this. Payamanin natin ang ating panalangin. Ang mga Kristiyano kasi 95% ng panalangin, shopping, request, hingi ng hingi, utos. Mente ka muna, magpe-pray ako, dyan muna kayo. Tapos Lord, gawin mo po ito, baguhin mo po ang asawa ko, bigyan mo kami ng pera namin, ganito. Yun pala, pag-uutosan nyo lang yun, Diyos. Madalas, ganun lang. Kaya tuloy ang buhay natin, hindi kasing kulay ng dapat, hindi kasing ganda ng dapat, kasi malnourished ang ating prayer life. Pray prayers of confidence. And let's do that now. Let's bow before the Lord. And in a while, I challenge you. I implore you. Pray right now. Prayers of confidence. Purihin niyo ang Diyos tulad ng pagpuri ng sumulat ng Psalm 23. Kung ano-ano mga ginawa niya sa inyong buhay, ipanalangin niyo, kausapin niyo siya, at sabihin niyo, Lord, I trust in you because you are like this, because you are like that. Pray prayers of confidence. Statements of facts about the goodness of God. And the Lord will be glorified. And even our hearts will be changed. Do that, church, right now. Pray prayers of confidence. And do as much prayers of confidence every day as you can.